Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na po si Official Vlog para po magturo ng itong kating idea. At ang topic po natin ngayon ay ito po. How to compute the number of tiles in your area or bathroom. Example po po. Paano po natin kukunin ang kung ilang tiles ang gagamitin sa isang room? Panoorin niyo po ito. Example po, meron po ako dito na 60 by 60 centimeter na tiles. Ganito po ang gagawin nyo. Ang una po, kukunin nyo muna yung kung ilang square meter yung area, yung banyo or kung aling kwarto ang po, lalagyan nyo ng tiles. Okay? Kung 60 cm po ang gagamitin nyo, yan po ang gagawin na 0.6 multiply by 0.6, ang lalawas po ay 0.36 square meter po yan, ha? Ang pinaka-unit. Okay po? Tapos ngayon, kukunin mo nyo po yung area, i-divide nyo po sa 0.36. Ayan. Example lang, area ko binilagay po dito ay 50 square meter ang isang area o bahay. I-divide niyo po siyang 0.36 kaya lalabas po ay 138.89 sa kamerang pong 10% na contingency. Contingency po yung extra ha. Kung 138.89 plus contingency na 13.68 ang lalabas po ay 152.17 piraso or 153 pirasong tiles. Kung ang gagamitin niyo po sa isang ang tiles ay 60 cm ang sukat. Okay po? Ayan po, maliwanag po pagkakaroon kung paano po magkuha ng number of tiles sa isang banyo or kwarto. Bahay po ito kasi 50 square meter, ang laki oh. 10 times 5. Diba? And the 50 square meter, length times width. Ayan po, ayan, pasadahan nyo po. How to compute the number of tiles in your room? Hindi po ito banyo kasi malaking area, 50 square meter. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po natuto kayo kahit konti. Kung may natutunan po, paki-share and like at paki-subscribe na rin po para po ma-notify po kayo sa susunod na video ng inyong lingkod. Bye-bye! Good luck po sa susunod na video. Let's do it! Good luck! Ayan na. 150 piraso na 60 by 60.